Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Posible kaya na may unang dumating na humahamos sa kanila. Sa pagpapatuloy ng kwentong ating inaabangan gabi-gabi, ay kasalukuyang nililigpit na ni Elise ang mga naiwang gamit ng anak. Ang ipinagtataka lang daw ni Agatha ay kung bakit bigla-bigla na lang daw umalis ang dalawang bata. Sumagot naman si Elise na baka ayaw lang talaga nilang umuwi at ayaw magpakita dahil galit pa rin. Sa puntong ito ay biglang sumagi sa isipan ni Gabriel na baka may naunang dumating na humahabol sa mga bata kaya hindi na nila ito naabutan. Halo-halong opinion at konklusyon ang bumabagabag sa isipan ni Gabriel kung ano ba talaga ang tunay na nangyari. Sa pamamagitan ng email ay sinabi niya kina Jake at Hope na naiintindihan niya kung ayaw muna nilang magpakita sa ngayon. Humingi siya ng tawad dahil nadamay sila sa gulo at humingi rin siya ng sign na ligtas ang mga ito. Sa kabilang banda, agad na bumalik ng opisina si Marisa at sinumbatan niya si Cesar kung bakit daw pinapahanap sa mga tao nito ang dalawang bata. Sumagot naman si Cesar na nakiusap lang sa kanya si Belen. Binantaan siya ni Marisa na kapag may mangyaring masama kina Jake at Hope, bumalik lang daw siya sa kanyang pinanggalingan. Batid ni Cesar na masamang magalit si Marisa, pero pinapalalahanan siya ni Belen na hindi si Marisa ang dapat nakatakutan. Dagdag pa ni Belen na siya daw ang nasa loob ng organisasyon, kaya dapat lang nasa kanya matakot si Cesar. Akala siguro ni Belen na mas makapangyarihan na siya ngayong nakuha na niya ang organisasyon. Ang di niya lang alam ay tuso rin itong si Cesar. Sa kabilang dako naman, pansamantalang huminto na muna sina Jake at Hope sa exit ng San Lorenzo at huminga ng malalim. Sa pagkakataong ito ay tiningnan ni Hope ang cellphone ni Jake at binuksan ang email mula sa kanyang amang si Gabriel. Sa halip na sagutin nila ito ng diretsahan ay kakaiba ang naging reply ni Jake. At ito ay tungkol sa iba't ibang Filipino delicacies na gusto niyang tikman. At pagkatapos nun ay tinapon niya ang kanyang cellphone. Tutok lang mga kapatid at sabay-sabay nating aabangan ang mas tumitinding tagpo at kaganapan. Dito lang yan sa Ang Sa Iyo Ay Akin. Sa patuloy na paghahanap sa mga nawawalang anak, sino sa kanila ang makakuha ng alas? Abangan! Sana'y huwag kalimutang pindutin ang like at mag-iwan ng komento. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong suporta at palaging panonood sa ating mga fan-made videos. Sana kung bago ka lang sa channel na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe para maging updated pa sa mga susunod na kaganapan. Thanks for watching and keep safe always!